Hello guys, have a good day. Ngayong araw na to ay magbo-vulcanize tayo ng Kiwi RCS-125, okay? Dito sa likod. Tignan natin guys kung anong problema nito. Siyo pa bibi, ana, siyo pala datar, ada, karbar, mapi ko is, okay? Siyo. Anong gagawin, pisilin muna sa gilid-gilid. Haruin para bibigay yung gulong. Okay. Bigyan ng tubig kung padulas. Guys, kung saan lang mula yung butas. Okay. Yung guys, oh. Doon. Sa baba. Bago pa lang yung gulong niya sa interior. Di talaga maiwasan yan guys. Pag may natapakan na tako. O mga tinik. Okay? Sa baba siya. Okay, tanggalin na yung hangin. Unang gagawin guys, lilinisan yung saan yung may butas. Linisan para didikit yung interior niya. Tapos punasan. Yung patch. Siyo pa bibi ada patch. Same hama da darabi. Okay? Good. Guys. Ito po yung butas niya. Okay? Ngayon, isasalang na natin sa piston. Okay.
Guys, siguraduhin na yung pagsalang yung patse ay dapat nakatapat doon sa piston. Kasi yung mga iba, lumilihis yung patse. Okay? Pag na-vulcanize na, pag hinanginan, iba yung na-vulcanize na butas. Okay? Siguraduhin po na naitapat yung patse doon mismo sa butas. Okay? Guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, welcome to Galapon JB Vlog. Nasa aircon na lang po ito. 10 minutes kasi dati nang mainit. Okay, hintayin lang po natin. So yan guys, check na natin. Okay. Luto na siya guys. Yan o. I-con sa tubig. Lublog sa tubig para lumamig. Okay? Since sa baba ang butas, i-check ko kung saan yung butas niya. Ay saan, kung saan yung nakabutas, kapain ko. Wala na guys, baka binuno na yung may-ari. Okay, ngayon dudublin ko na hanginan kung tama yung pag-vulcanize niya. Okay. Yan guys. Oh. Okay, good. Quiet. So ayun guys, lalagay ko na. Yung paglagay nito guys. Ialalay mo yung paa mo para hindi ka mahirapan. Tapos yung pito, tapos yung interior mo dapat yung nakatapat dyan sa tiyan niya para hindi siya lukot. Okay, guys, naranasan nyo pang napaplatan sa mga daan na minsan may mga vulcanizingan din na porket na na-vulcanizingan na hindi pa na hindi niya chinek ulit, hindi niya hinanginan at chinek sa tubig. Pagkaalis mo, plat ka agad. Yun. Plat ka agad. Tapos pag bumalik ka, pinavulcanize mo, hinanginan mo, nandun ilit yung butas niya. Okay? Naranasan nyo ba yun guys? Kung naranasan nyo, paki-comment na lang po dyan. Dalawa lang po ang mali dun. Ang mali dun, hindi niya nakapa yung gulong at hindi niya natanggal yung nakatusok. Pangalawang mali, pagka-vulcanize niya, hindi niya dinobo-check na hinanginan. Iba pala yung natakpan na butas. Okay? Kaya kung napaplatan kayo, na ano, huwag kayo lang may ano, magsabi sa nag-vulcanize na. Kuya, pwede paki-double check sa tubig kung tama yung pagka-vulcanize. Kung sabi niya, oh sige, check, i-double check ko. Yun, para sure kayo na pag na-vulcanize na, hindi na kayo babalik ulit kasi hassle kayo sa oras. Okay?
Kigilis natin, guys. Ang hangin nito, 40. Sa likod, single. Para hindi siya tagtag. Okay. So, ayun guys, hopefully na nagustuhan nyo ang pag-vulcanize ko ng Kiwi RCS-125, okay? Kung nagustuhan nyo lang po, paki-like nyo lang po dyan at paki-subscribe na lang po dyan. Yun lang po, hanggang sa uli. Thank you. Bye-bye.